Typically ay pinipick din at alam natin na si Benny Cutie ay pwedeng gumamit nga ng Lunox na yon. Lunox. Ayun na nga. Binan. Binan. Yeah. Alam ng TNC na burst. Yes, exactly. Kailangan ng echo ng burst kasi yung Pakito may chance na ma-withstand mo eh kapag hindi ka na combo eh. So, magbabad ka na ngayon ng mga Yasuo heroes if your echo. Nandyan ang Beatrix. I think pwede na din i-consider yung Popol and Koopa. So for TNC, ano pa ba yung mga pwedeng pumatay doon sa isang Uranus? Consider nga talaga yung Roger o kaya yung Ling para uncontested na rin talaga itong Uranus at walang makamatch sa kanya. Or maybe yung Thames na pwede mag-split push para sa Echo. Yun nga lang, pag nag-pick pa ng isang X-Play ng Echo, alam natin na nandun na sa side, na mapupunta na sa jungle. Instead, they ban out Yuzhong, katulad ng sinabi natin kanina, kasi mahihirapan pa rin talaga yung isang Lancelot at Kumilos kapag may petrify Yuzhong. Yeah. So this is a better lineup right now for TNC. Pwede mo i-consider na halos same yung composition ng tatlo doon sa lineup nila kanina. Kagura lang ang iniba eh. Okay. Kumuha lang sila dito ng isa pang damage type eh. Mm-hmm. What if merong Fanny na ipick ang Echo? Binan nila dito yung Franco. Alam natin na yung counter at alam nila may crit na. So binakita na ng TNC yung kanilang gold laner. So baka sagutin na to. Another choice para sa Echo. I like it. Mm-hmm. Is yung mga, yun nga, yung pang-sustain dito sa side lane. Yung mga tipong mga Tamus. Yung sa sustain side lane na pangtapat dito sa Uranus. Tapos kuha sila ng mga action, no? Kasi binan nila yung Franco eh. Mm-hmm. Binan yung Franco, pwede din yung Fanny. Actually, yung point dito ni Wolf is, since yung TNC din dito, no, there's a lot of things na pwede mangyari. Pwede may ma-disrupt sa side ng Echo. So what more that you can be benefit na isang, mababenefit rather, sa isang burst or damage hero is mamamarkahan mo lahat. I like it. This is a great ban for Echo though. Talagang pinag-isipan. There you go. Walang Fanny na magaganap. It's a Sicilian! Mm-hmm. Para sa side ng Echo, Sicilian gold lane, pangtapat nila dito sa Clint. Hindi kakayanin ng Clint na malayo yung Sicilian unless mag-rotate. Yeah. And plus, tatayo yung Clint every time na igogo yung rifle. Mm-hmm. Easy sanguine cross for the Sicilian, and you have late game also. Plus, you have damage para sa Uranus. Exactly. Coming in late game. Is this a risky pick? Dalawang mage para sa side ng Echo na malambot. Still, this is a Johe, this is a Clint. Iniba lang talaga ng TNC yung Natalia. Hindi lang talaga nag-work. Same formula for TNC. Could be risky, yes. Pero one thing about Echo is, sila naman talaga yung riskiest team. Pero one thing na kailangan nilang maging maingat is yung mid to late game. Pwede makounter dalawang mages, but as of now, sa nakita natin dito, early game pa lang, they need to be aggressive. They need to build momentum para hindi sila maabutan ng TNC. Gusto ko yung Sugal. Sumugal ang Echo ngayon. Again, TNC, nalaman nila yung kulang sa kanilang lineup. Again, isa sa mga commendable na traits ng TNC, ma-action sila, pero simple lang ang galawan. Simple swag. Para sa TNC, enough ba yung Kagura adjustment? This is the same lineup. Nadagdagan lang ng mage damage. Mm-hmm. Here we go. Maaga pa tayong papauwiin ng Echo na naman. Tingin ko, this is a better lineup for sure para sa side ng TNC kasi mas nagagamit nila itong early snowball na pwedeng makuha from the Lancelot kasi meron silang damage agad. Meron. At this time, yung isang Jawhead, talaga makapag-focus siya sa pag-setup kasi hindi siya tulad ng Natalia na magkahiwalay sila dapat maglaro sa mapa. And this time, of course, meron silang Uranus sa pang-split push. The only problem is, baka mahirapan yung Clint nila dito. Feeling ko, baka manapaaga yung Clint, yung pag-pick dun sa Clint. At hindi naka-adjust yung TNC accordingly. While yung Echo, sobrang adjusted nila dito. Sicilian versus Clint dun sa my gold lane. Wow. Masasabi ko, masayang Sicilian dito kasi pwede siyang mag-farm lang. Yeah. Magpastack lang. Tignan natin, Bentinx. Ang ganda ng reset this time ni Bentinx. Pero sino yung first blood? Okay. Si Kram! Okay. 3 more TC going for Flicker. Typically, pag Uranus versus Khalid, ang Khalid mag-execute. Oh. Pero siya nag-Flicker. So, well, umiwas! Ang ganda nung choice dito para kay 3 more. Umiwas sa Ionic Blades, no? Mm-hmm. Umiwas sa damage output. So, 3 more out. Again, another out win for this team. And this time, hindi rin ganun ka na-delay si Mr. Carl TC kahit na reset. But still, SD, mas maganda pa rin yung kanyang jungle.
dito natin makikita kung gaano kinocompose ng bawat isang or bawat miyembro ng TNC na i-delay or magkakaroon sila ng vision side ng Echo. One factor din na pwede maging aggressive dito si SD is yung mga dash ni Lancelot. Alam nilang pwede magtipon-tipon dito ang heroes kung gusto nilang mag-set up play na side of TNC. Yeah. Pero one thing, kung makasnowball din dito ang isang Lancelot at makakuha ng magandang pwesto, that could mean trouble for a Vale and yeah. also yeah. for a Paquito. And even the Sicilian, ang ganda ng punto mo dito, OSX, kasi isa sa mga main weakness ng Sicilian is malapitan mo lang talaga. Oh. Malapitan mo lang at kayang-kayang gawin ni SD yun. Tamang pwesto, tamang timing, easy burst. But then again, kaya rin siyang makancel. This is still Sanguine Claws na ang taas ng scaling. Ang taas din ng damage out of yung Bat's Fist. Ito yung type ng skill na hindi mo na kailangan tumarget. Pipindot ka na lang at lalapit ka na lang. Pero tignan natin, Turtle ang attempt. Ang dalawang kupunan, yun yung payong. Benting Spulado. Damage! Napakasakit! SD going in for the Retribution. Classic Thorned Rose Retribution. Yep. Para kay SD. This time, improved ng isang Jungle Emblem. Nakita ko natin yung ginawa ng TNC doon na pinok agad ni Escalera doon si Curtizzi para hindi rin makaporma doon si Curtizzi. So that was good. Unfortunately, ang lalim din nung Echo. At kamuntigan pa talaga yung TNC. Sinacrifice na lang talaga ni Benting sa kanyang sarili. Yeah. Ginamit na niya yung kanyang Flicker. Hindi para makatakas, pero just to buy enough time para sa TNC na makapwesto at makakuha nga nung Lord Ferdinand. So more on the diversion. At maganda ang execution so far ng TNC sa lahat ng mga turtle fights including game 1. Mukhang nakikita natin na ito yung kanilang pinag-practice talaga. I think so too. Dahil mukhang susugod na sila. This is a different game right now. Kasi yung Natalia, it's a really risky pick. Mm-hmm. Unlike itong Kagura, mas madaling ma-pull off eh. Mas maka-damage ka. Yung Natalia kasi lalapit ka pa, ang dami mo pang conditions na kailangan gawin. This time, nahihirapan si Yowie humarap. Oh, totoo. Mm-hmm. And ang one factor din dito kay Escalera no, on the Kagura is, meron din siyang CC na pwede mo kapaghuli dito mm-hmm. sa side ng Echo. If ever mag-set up place, pwede rin ma-burst down actually yung mas maaga. No? Yung naka-mystery shop to, pwede rin mapapaaga yung mga power spikes dito ng isang Kagura. Yeah. But on TNC now, sabi nga dito ni Wolf na they're trying to buy time, space, and positioning for the hero composition ng TNC. Although, kung pwede nga dito na, actually, kailangan lang din nila parang, alam mo yung tipong masasaka lang at di maka-respond. Eto na nga. Another pick-off. There you go, Yowie. Yun yung kailangan mag-ingat ni Benting. Siya yung nagiging punching bag right now para sa koponan ng TNC. Ito yung combo nila unong week 1. Joe at saka, Bill. Yeah. Pagka nakap ng Joe, nanakap ka ulit. Air combo. Combo na parang, ito na yung kill. O, kunin na lang. Follow up na lang. Napakadali. Ayan, pagka Jit Kundo, pipikit na lang si Kurt. Pipindutin niya na lang yung wind. Yung wind blow eh. Uh-huh. Tignan natin dahil sumusubok din combo ngayon ng TNC. Finally! Uy! Burst! Napaliktad pa! Ito yung mahirap. Na wind blow! Bentings trying to get that set. Ang ejector, yung pa yung actually bumaliktad ang hangin dito ng side ng TNC. Ang ginagawa lang, even though hindi man makanakap dito si Curtizzi, isang lapag lang dito ng ultimate, pwede ma-burst down dito ang members ng TNC. Oh, akala ko that was TNC na. Ejector plus the payong technique na meron si Escalera. Pero bitin pala yung damage output nila. Nabuhay pa. Ang bilis nito ngayon for the side of Echo. Yep. Kurt, TZ, and Yowie, the deadly duo. At ngayon, speaking of bilis, Manjin, ang dami ng mga gandang items para sa Echo. Dalawa na yung Clock of Destiny nila sa dalawa nilang mga mage. Naka-heptasis na ngayon itong si Khalid, so it means pwede silang mag-burst. At dahil naka-flicker si Trimar, pwede siyang maglaro ng aggressively dito sa laban na to. And TNC might not be able to catch up. This time, top lane yung pupuruan nila. Gusto nila to market ngayon. Humingi ng tulong si Trimar. This time, Yowie is here. Nandun si Escalera sa bandang likod. Ionic Blades ay nilabas na ngayon ni Kram. Ultimate para kay SD. They know na walang ulti to. Pero pasok ngayon si Escalera. Madiging niya ang overturn. No follow-up sa side ng TNC. So, skills wasted this time for both of the teams. Makukuha lang ni Kram yung lane na yon. And going back to the point of Wolf, kailangan na maging careful ng TNC dahil
kumukuha na ng Echo, kumukuha ang Echo ng bahagyang kalamangan sa game na to. Kalamangan, and also, they're trying to be cautious kung paano ang TNC makikage down sila in the border. Kailangan lang nila ng magandang pwesto for SD. Kaso kanina, they wanted to lessen the miscalculation if ever mag-overextend sila doon. Almost half of the HP ang ladder side ng Echo. Kaso yung pag-zone out din doon, or even lang pagpunta lang doon ni Escalera, lumayo na kaagad ang Echo. They're trying to be disciplined on how TNC is approaching them. Alam nila na yung TNC will be playing on the precision kung kailan ilalapag ang bawat skill. Yeah. Because isang pagkakamali dito, ang daming CC na pwedeng mabuhos sa isang sama-sama set ng TNC. Iba ginagawa ngayon ng Echo. Tama ka, Wessex, masyadong precise ang TNC sa kanilang mga galaw. But Echo, parang kada bigay ng TNC ng tamang galaw, parang one step ahead yung Echo eh. Alam nila kung saan. Like, for example, wala na silang pake dito sa cut ni ginawa ni Kram. Mm-hmm. Mas nag-pressure sila dito sa bottom lane. TNC ang nagre-react. Ooh, sa ginagawa ng Echo, knock up na naman, pero buhay si Kurt. Meanwhile, si Kram ay nandito na naman, Kram. What a... Makakapag-out. Kamuntikan pa. Yeah, si Mr. Kurt Easy doon. Ang ganda sana idea ni SD, gumamit siya nung Phantom Execution. Para doon, para medyo matiis, para pag nagbato ng ipo-ipo, sakto na meron siyang immunity sa crowd control. Yun nga lang, hindi ganun kasakto yung timing, kaya nakatakas pa si Kurt Easy. Muntikan pa si Kurt. Remember, binanggit ni OSX yan kanina na malambot yung Sicilian, malambot ang Veil up against the Lancelot. This is TNC trying to create a play. Patience. Para sa TNC ngayon. Ito na, Betting si Jector. Finally, makakuha sila na first. Pero buhay ba si Kurt? Buhay si Kurt! Sumama siya at lumipad sa hangin. Ngayon, si Escalera ang natira. Takbo, Escalera. Sinapak ni Carl Dizzy. The Dizzy Boys. Wow! Ooh. Kurt is alive. Kram ngayon ay tumatakbo na lang. Babalik sa lane. Pero iba si Kurt. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? Buhay na buhay pa talaga! Nakaiwas, saved by the flicker, at ang ganda ng ginawa doon ng Echo. Alam ng TNC, kailangan natin maalisan ng isang burst setup dito ang Echo. Courtesy ang prize na para mawala doon ng damage, binigay ng Echo. So kung si Courtesy, si Courtesy naka-flicker ang daming setup na pwede ibigay ng Echo from that time if ever kamali ang TNC. The last airbender. Ladies and gentlemen, The Avatar! Grabe si Kurt Easy doon, is able to survive. Wala siyang defensive items noon. It's just that natulungan na talaga ng TNC na makatakas siya doon. And unfortunately, para sa TNC, ang ganda na sana nung kanilang execution. Ang ganda na nung idea, pero with just a hairline of health. Sobrang. Ganda lang. Guhit na lang eh. Isang pitik na lang eh. Isang ubo na lang. Isang ubo na lang eh. Ramdam ko yun actually. Yung mga Veil users dyan na nanonood ngayon, alam nyo kung gaano ka kalala yung pakiramdam na yun na mawalan kayo ng death. Or mabigyan kayo ng death rather. Here we go. Another combo! Combo finish! Another combo finish na may makukuha pa ng Lord! Carl Dizzy! House of Highlights talaga! Nakita mo yun, pinasa dun sa ipo-ipo, pare! Pagkasipa ni Yawi amang nasa ere, yung ipo-ipo, umangat na. So, si SD, nasa taas siya, napataas pa. Hindi ka bababa. Never. Sa lupa. Hindi ka bababa. Yun ang tinatawag talaga na air combo finish. Biruin mo sa ML, may ganun na. Ibang klase. Nakita natin ha. Dito mo lang makikita yan. Dito lang talaga makikita kasi yung Echo, lagi nilang tinatarget yung Lord Fight ng TNC, and yung TNC so far, perfect sila eh. Lagi sa kanilang turtles, pero pagdating dun sa Lord Fights, dun sila nangyari. It happened in game 1, it already happened in game 2. Ngayon, kaunti lang ang lamang ng Echo, pero pwede nating i-expect na mas lumaki pa yan, lalong-lalo na dahil nakuha nila yung Lord. So dito sa pinag-uusapan natin, lamang ang TNC dapat, lamang sila sa mga objectives, pero kapag team fight, dito pumapasok yung pagalingan sa galaw eh. Pagalingan ko rumos over. At laging naiiwan yung TNC nung Echo. Yeah.
And nag-uunahan lang sila sino makakuha ng magandang pwesto or magandang view. And let's look at the Samsung Galaxy A Series Instant Replay. Look at this Air Combo Wolf. Ulo, kakaibang. Ginamit ni yung Yawi yung malatik to play na nag-flicker siya pakaliwa, tas nakahanda na nga yung Air Combo. At nakuha pa nila yung Lord afterwards. Then eventually gets the kill. Napakagandang execution ulit mula sa Echo. At yung timing na naman, again, hinanap nila yung tamang moment kung saan malapit na ma-retrieve Lord. Ang ganda ito ng na timing, no? Binibait nila yung paglapit ng TNC doon. And right now, it is now clear. Ah, nalamang na. Lamang na ang Echo. Sumisigaw na mga orka. Trimar TZ and Carl TZ showing confidence. Nagtitipi na nga. Umapasok pa sa loob. Another fast break play for Echo. Napakalalim na naman ito. Nakuha sa loob na si Trimar. Tignan mo yung lima sa Echo. Dash in, dash out. Ang hirap pigilan. Another kick. Pero umektos lang ng onte. Napalalim si Yawi. Pero nakupo. Hindi kayo pwede mag-asim, sabi ng TNC. Pero yung mga ganong plays, yun talaga nakakatakot. Cram! Makunat pa rin siya ngayon. But Echo, natuto sila. Hindi pala natin pwede gawin yon. Wag muna ngayon. Dahil kukontinue natin to. Dito na, dito tayo makakaramdam ng hagupit na pwedeng ibalik sa atin. Kung kanina, magandang setup sa binibigay nila. TNC right now, what they're doing, kumukuha sila ng oras para magpakunat to soak up damage na alam nila yung Echo. Yun ang unang ibibigay sa isang labanan. Kailangan na isang TNC na magandang pwesto or even lugar just for SD to dash in and give out those damages. Yun talaga yung tamang timing. Nakita nila na masyado malalim si Yawi doon. Scary pa rin si Kram, ha? Ito na, another Lord attempt. Binanggit ni Wolf yung binibate yung retry, ha? Yawi, pumapasok. Kram, humaharap. Yingyang overturn. Finally, makukuha ni SD yung Lord. Pero si Escalera bumalik dito. Escalera, shaken and bacon. Malaalan Iverson yung mga dashes ngayon na ginagawa. Pela Kyrie Irving na lang para sa mga Gen Z. Pero si Carl TZ ang makukuha ng extra kill. This is a Lord na nakuha ngayon ng TNT. Finally! Finally, kanina pag ginagawa ng Echo yung bait ng Retry, and sabi ni SD, not this time, boy! This time, handa-handa yung TNC. Ang ganda ng kanilang mga pwestuhan para hindi rin makahanap ng saktong angle doon si Yawi. At kailangan mo i-commend yung composure dito ni SD. Surely, meron siyang isang death dito sa Lancelot, pero napakahirap ng ginagawa niya palagi. Yes. Always making sure na handa ka niyo kanyang Thorn Rose at tinitake advantage niya. Ooh. Yung bonus. Gulp, pwede ko ulat na naman! Aray ko po! Woo! Sabi ni Carl TZ, marami pa kayong... Marami pa kayong kakainig bigas para mahuli ako! Carl TZ! Tatlo! Going ham! Hindi mo kaya ang marami, Carl, pero kinaya niya ang dalawa! Ang tusok ng Pinas! Iba talaga? Iba talaga? Hindi mo pwedeng gamitan ng Lancelot basta-basta dahil hero niya yan. Skin ko din yan eh. Oh my goodness, Carl TZ, handa. Saktong-sakto lang talaga din yung kanyang mga mini dash, yung mga mini movements, yung pixel perfect, sakto yung suntok. Hindi man lang nakatapos, hindi man lang nakabangon. Tignan mo yung Samsung Galaxy A Series Instant Replay. Kumbaga parang siyang bumubumbumbum eh. Oh my God. Kung tumama... Eto, makita natin sa slow-mo kung tatama itong Phantom Execution. Pero na-bait niya eh! Na-bait niya! Ay, na-bait niya, tapos yung champ stance niya, naka-full stack. Exactly. Alam niya. Oh my. Kabisado niya. And with that, nagka-space tuloy yung Echo. Lamang na yung TNC dun eh. Lamang na yung TNC dun. Yun na yun eh. Nakita na ni Yasuo. Nakita na ni SD. Ito na. Pag nakuha natin si Carl dito, toto yung lamang natin, pre. Pero na-outplay sila. Carl TZ on the mastery of the Pakito. And the Lancelot. Two heroes. Wow. Nandito natin nakilala si Carl TZ. This is mastery, precision, at kung paano nila i-bait out ang bawat isa. Binanggit to ni Wolf kanina, it's all about the mini outplays. Doon lumalamang ang Echo. Masyado kasi kimalaman ngayon. Pero okay, SD. Boy. Going in for the burst down. Three more. 36 seconds. Nawala sa laban. Kumakapit ang TNC. Hindi pa to tapos. It's still an even ball game. Kaya ng TNC to, pero
hindi, for me, hindi na talaga nagmamatter yung macro eh. It's all about the outplays. It's all about yung sabayang pagbigkas, kumbaga. Pagalingan na mag-ML. Oo, pagalingan na bumindot. Pagalingan na lang bumindot. Yung timing, ang ganda ng ginawa ni Bentings doon, though. Yung flicker niya, mala suicide play eh. Pero alam niya kasi na may immortality siya. So, mas maganda yung trade-off para sa side ng TNC. Tingnan natin. Another Lord fight. Ilang Lord na ba to, pre? Pangatlo. Titignan natin kung paano may secure si Trimartizi. May ano yan, may skateboard ng buhangin. So, mabilis na makakabalik dito sa laban kahit ganyan siyang base. Pero, Wolf, maulat si Kram, ha? Hinuhuli ngayon ni Yawi si SD. Malalim si Yawi. Si Yawi lang mag-isa dito. Isolation play. Nakakap na naman. Bentings. Mabu-burst down siya dito. Nasa bandang likod ang TNC. Tumatakbo sila. Reset para sa Lord. Look at Escalera. Escalera one-on-one with Trimar. Trimar! Ilabas sa buhangin. Pero nandito si Kram. To the support. The makunat pa rin si Kram. Bait after bait after bait. Ito na ang buy time ng TNC kanina. Pinag-uusapan natin kung gaano kalakas ang burst damage ng Echo. Si Bentings kanina naka-receive ng ultimate doon galing kaysa isang Veil or kay Curtizzi na sustain nila. They're trying to get vision pero now, we are more prepared to handle. Yeah. Echo and TNC nagiging calculated kung paano nila i-a-attempt dito ang bawat galaw. Pwede rin natin talagang makomend na maganda yung naging adjustment sa TNC ngayon. Unlike the Natalia, this is the, again, the same lineup na merong Kagura plus, again, Uranus. Mm-hmm. Uranus ni Kram na nagsusoak ng napakaraming damage. Hindi rin siya kagaya ng Barat kanina. Yung Barat kasi a-attack ka talaga eh. Oh. Yung Uranus, lulutang ka lang. Okay na. Lulutang ka lang sa harap. Oh, okay. Bentings? Pero teka lang. Yawi. Mauna si Yawi ngayon. Kalmado muna as Carl Tizzy coming in. With the pokes, with the punches. Yep. Well, sino ang kukuha? Naka para si Lord. Bentings, nag-pop ng conceal. Yun yung wind blow. Three more. Kinahawakan nila yung Lord, hindi nila i-release it. Sino makakuha ng red tree ngayon? Lamang ang TNC sa pistuan. Ngayon, Escalera, matatong nasa likod. Ooh. Meanwhile, Yawi nasa bandang dulo. Yawi mula to. Pero na-burst down double shot para kay Yasuo. Meanwhile, yung Brad Smith, ang ganda ng pwesto ni Bernie. Sangwin close, yatap si Escalera. Buhay pa rin si Kurt. Three more ngayon. Going in. Ooh. Pero nako, yung damage ni Yasuo. Doon sa likod. Recoil para kay Yasuo. Hinabol nila si Carl Dizzy. Kram and Yasuo. Ang nakakuha ng kalamangan. Masyadong matagal ang nangyaring laban pero klaro na na mas nagliyab ang apoy ng TNC. The Phoenix, the Fire Phoenix rising through the ashes. Nakita natin doon kung gaano naging disiplinado ang TNC to attack Echo. Kailangan, alam mo, ito yung mga scenes sa mga Karate Kid na kailangan mo i-withstand yung bawat suntok. May dahilan pala kung bakit nangyari lahat to. Yeah, parang, Kram, sige lang, suntok ka lang. Sige lang, Kram. Sa likod. Sige lang, Kram. Ionic Blades in, Ionic Blades out. Ganun lang ginagawa. Tingnan mo yung replay ngayon, Wolf. Sobrang ganda nung nangyari clash ito kasi tinatry nilang outplays at isa. Unfortunately, sobrang lalim ni Yawi, si Escalera, nahanap si Kurt. Hindi ba kanya mamapatay si Kurt pero sobrang low na rin ni Trimark kasi yung mga members ng Echo sobrang hiwalay nila to the point na kinailangan protektahan ni Carl, si Curtizzi at si Benny. Dahil naka-forward si Yawi at pati na rin si Trimark, sila yung nabigyan ng TNC. And TNC, na-secure nila yung Lord afterwards at nakakuha pa sila ng kill. Ngayon, nasa kanila na yung momentum. How will they use this? Maganda ang depensa ng Echo. Veil at Sicilian to. Here, so hindi mo pwedeng hindi pansinin. Here we go. Nice adjustment for TNC. Salamat sa Samsung Galaxy A-Series for that replay. 11-9. We all thought na makukuha na ng Echo ang laban na to. But TNC, kumakapit. At dito mo makikita yung sinasabi nating simpleng galawan eh. Yeah. Walang fancy-fancy movements. Likod lang si Yasuo. Masyadong napalalim si Yawi doon. Makakuha bang Echo ngayon? Another outplay ang kailangan ng Echo to get this game and to get this series. Tama na si, ganun din yata para sa TNC. Outplay din. Kailangan nilang makuha yung dalawang mage, yung dalawang defenders ng Echo. Kasi napakahirap talaga mag-push underside. Sabi na natin meron silang Clint. Pero every time na meron pang Veil at may Sicilian, ito yung mga heroes na yung wave clear nila hindi dependent sa cooldown eh. Yeah. Kayang-kaya nilang dumipensa. So kailangan munang matuluyan yung dalawang mage ng Echo bago yung makapag-push yung TNC. I think TNC now has the defensive items para nga ma-withstand ang damage ng dalawang setup. Players or heroes ng side ng Echo. Yeah. Now na meron silang ganito, they also have the chance na pwedeng makakuha ng isang magandang pwesto to counter Echo's attack. Okay.
Gusto ko lang sabihin na si Kram ay naka-Oracle na din. Si Kram ang may pinakamataas na damage taken at isa lang ang death ni Kram. Pinag-usapan natin kanina na very crucial itong pick ng Uranus. At kaya rin napa-adjust ang Echo because of this. Pero hindi namamatay si Kram doon sa mga Sanguine Claws. Hindi siya namamatay doon sa mga Wind Blows. At sa kanya tumututok ngayon yung punto na kung saan nakakakuha ng space ang TNC to get back to this game. Kram being the sponge and the soaker of damage ng Echo, kung ganito ang technique ni Kram, kailangan ko to gayahin sa mga laro ko. Dito ako natatalo sa Uranus eh. Masyado akong malambo. Kailangan talagang gayahin kasi ang kunat na nito, 6 assists right now. Pero wala si Kram dito, nakita ng Echo. Ah. Grabe. Nakahiwalay ang isang Uranus. Nagbabantayan na lang. Oh, the Sandwich Cross! Okay! Oh! Another Echo, bro! At minus one agad yun, ha? Hyper combo finish yun, pare! Sang wind glow, tapos wind blow! Wala pang ulti yun! Si Yawi ang naiwan dito, pumasok na si Kram ngayon. Four on five situation. Nagulat si Escalero, ha? Nagulat siya! Hahawakan nila to, wala yung jungler nila. Alam nila, oh my G! Pero si SD nasa batang top lane. Naka-shove ngayon yung... Kram? Naka-shove ngayon yung mga minions. Nice split. Lamang si Kram. TNC sa minions ngayon. Pero si Kram itutuloy. Ayaw niya ipapak. Oh my God. Huwag ka magpak, Carl! Kram! Down! Oh my! Carl is down! Carl is down! Kram! Oh my goodness! Mr. Mark! Kram time is real! Kram time talaga, TNC. Imagine mo kung gano'ng kalupit yung nangyari na yun. Sila yung na-minus one. Imagine mo, Sanguine Claws, tapos Wind Blow lang sa blind. Hindi nga din natin target yun eh. Dapat nasa advantage siya yung Echo, pero si TNC, nagtaka ko, question mark talaga yun eh. Bakit hinawakan ni Kram yung Lord? At bakit niya inistakan ng Ionic Edge doon si Cartesi? Wow. Yung pala, alam niya na nagugulo na yung Echo. Nag-disperse yung Echo dahil dun sa play ng TNC. I can't believe it! It's Kram time! Kyle ka lang, Kram ako, sabi ni Kram! Kram, with the discipline disrupting the minds of Echo's play style na pwedeng umabante ngayon ay umaatras, setting up the place si TNC ngayon na nagdidikta. Ah! Oh my God! Malapit na tayo sa deadline dahil kinakram na ng TNC! Woo! Makakaisa pa sila dito! Here we go, Bending with the Injector! Oh! Sabog na mukha ni Yawi! At ngayon may dash pa si SD! This is it! Limasan ko muna ng TNC! Anong super hit? Super trio! Meron na ko po! Grabs nila live! Yung base! Kram! Nakalock! At talagang nagliyab ang apoy! Hindi pwedeng 2-0! TNC! Grabe! Nailing game!